Hi guys! Welcome to Jekotek TV! Smile ka muna dyan! Okay guys, let's go! Hey guys! Welcome back again to my channel! Hello guys, meron tayo susuriin dito. Kalalabas-labas lang ngayong March 9, 2024. Ang pangalan naman ng application na to ay Shell Oil application. Troy, merong free 20 pesos pag tayo nag-sign up. At pwede daw tayong kumita ng 660 araw-araw. At pwedeng withdrawin daw everyday. So, samahan niyo ako guys. Aliksurin itong application na to. Pero bago yan, baka naman di ko pa kayo friends sa YouTube. Please click the subscribe button and also the bell button para naman ma-notify ko kayo kung meron akong bagong video. And also share and like sa mga mahilig kumita ng free online. At sa mga nandyan na gusto lamang magsuri, pwede rin mag-register, magsuri. Maganda nga yan, marami nagsusuri sa sari-saring application na lumalabas sa ating internet world. Again, dito commercial, hindi rin ito promotion. Hindi rin ito advertisement para sa Shell Oil application. Sadya lamang sinusuri natin ang sari-saring application, platform, laro na lumalabas everyday, minuto-minuto sa ating internet world. Kaya, let's go na! Ayun guys, once na kililik niyo yung link, itilalabas sa ating harapan. Log in, pero hindi naman tayo pwede mag-log in basta-basta. Kung wala pa tayong account, so gagawa tayo ng account, so click natin itong create now. Yan, simple lang naman mag-register dito. Tatlong bagay lang ilalagay natin. Ang mobile number. Kahit wala na zero yan. Tapos itong captcha. Tapos 6 characters daw ang password or more. Gawin na natin. Yan, ganyan lang. Pag kanyang kompleto na, click lang natin itong sign up. Yan, automatic guys. After natin mag-sign up, meron tayong 20 pesos na libre. Pero maliban dyan, wala na pong ibang binibigay na libre. Ang iba ay kailangan mo nang mag-invest. So, check natin yung mga investment dito. Dito sa plans. So, ito yung mga product nila. Investment. So, ang pinakamaliit na investment pala dito ay 300 pesos. Kikita daw to ng 90 pesos every day. So, ibig sabihin, 4 na araw, bawi na ang puhunan. Yahoo! Wahoo! Pag naman 500 daw, kikita daw tayo ng 155 pesos every day. So, ibig sabihin, 4 na araw din. Bawi na ang puhunan, may tubo pa. Yahoo! Yahoo! Susunod ay 1K na. Yan, 320 naman daw po ang kita araw-araw. Ganun din, 4 na araw, bawi na ang puhunan. Yahoo! Yahoo! At pag naman 2,000, ito yung sinasabi ko, na 660 ang everyday nakita. Bawi na rin, 4 na araw, tubong-tubo pa. Yahoo! Yahoo! So, gagawin lang, para makapag-invest dito, ay kiklik lang itong buy. Tapos, mamimili tayo ng gateway. PH Pay. Tapos, buy. Magla-login tayo sa ating GCash. Tapos, click na natin itong next. Tapos, magta-transfer ng fund. Pag naka-transfer na ng fund, ayun, meron na tayong investment. Ayun, check naman natin yung withdrawal. So, sa withdrawal, bago mag-withdraw, click natin itong bank account. Ilagay dyan ang inyong mga GCash. Click natin ito. Yan, ilagay dito ang bank. So, ayan lang pagpipilian. It's a GCash lang naman. So, ilagay dito ang holder's name o yung GCash ng name natin. Tsaka yung ating account. Yan. Pagaya na, click lang natin itong submit. Yan, sabi dyan, successfully bound a bank card. So, pwede na tayo mag-withdraw. So, check na natin. Click natin itong withdraw. So, ang minimum withdrawal pala dito ay 100 pesos. At walang fee ang pag-withdraw. So, wala naman nakalagay dito kung anong time. Siguro every day, anytime, pwede mag-withdraw. So, hindi pa tayo pwede mag-withdraw.
dahil wala pa tayong 120 pesos pa lang. So meron sila dito mga bank account, pwede nating edit dyan. Meron silang FAQ para sa mga frequently asked question na lagi na lamang tinatanong. At official channel, pwede tayong sumali para tayo po yung makipag-usap sa mga naririto. At meron silang about us para malaman natin anong klaseng application ito. So ayan guys, nakita natin itong kalalabas-labas lang na Shell Oil application. Totoo, meron siyang 20 pesos. Pero hindi naman pwedeng withdrawin. Kailangan pa mag-invest. At totoo rin, kikita ng 660. Kaya lang, mag-invest ka ng 2,000 pesos na pwede mong withdrawin araw-araw. Guys, parati ko kayong pinagsasabihan, pinagbibilinan at ni-remind. Bago mag-invest, think twice. Mag-search, magtanong-tanong bago mag-invest. And invest at your own risk. Invest what you can afford. Tulos yun lamang po sobrang pera ang ating invest. Huwag yung ating pagkabuhay ang pamiling bigas, pamiling ulam, pan-tuition fee, at lalo-lalo na, huwag po tayong maungutang kung wala po tayong pang-invest. Kung may free, sa free muna tayo. Kung may free, sa free muna tayo. Kaya lang, itong application na to ay 20 lang ang libre. Kung gusto pa na maraming free, pasyalan nyo po, puntahan, pasyalan ang aking description box. Nandun po yung mga super legit na free application. Puntahan nyo po. At sa pampalala, ang ganito mga application, minsan nagtatagal, pero minsan nakakalungkot, ang bilis-bilis na mawala. Kaya maging maingat sa ating pag-invest. At sa pampalala, sabi po sa 1 Timothy chapter 6, verse 10, "For the love of money is the root of all kinds of evils. It is true, this craving, that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs." Totoo po ito. Ang pera naman talaga ay kailangan natin. Kailangan natin pambili ng bigas, ulam, sapatos, damit, bahay, kotse, at iba pa. Pero binabalaan tayo, baka naman minamahal na natin ang pera. Talbag tayo nalulong sa pera, puro pera, pera na lang. Nagmamahal na tayo sa pera, delikado yan. Dahil yan po ang kinauugatan. Nansari-saring kasamaan, pwede tayong makagawa ng kasamaan at pwede tayong mapalayo sa pananampalataya. Kagaya ng iba, ating mga kasama. Maging maingat. Paalala po ito mula sa banal na kasulatan. Bye-bye. Ingat lagi sa pag-invest. Bye! Hi guys! Welcome to Jekotech TV! Smile ka muna dyan! Okay guys, let's go! At sa pampalala, sabi po sa 1 Timothy chapter 6, verse 10, "For the love of money is the root of all kinds of evils. It is true, this craving, that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs." Totoo po ito. Ang pera naman talaga ay kailangan natin. Kailangan natin pambili ng bigas, ulam, sapatos, damit, bahay, kotse, at iba pa. Pero binabalaan tayo, baka naman minamahal na natin ang pera. Talbag tayo nalulong sa pera, puro pera, pera na lang. Nagmamahal na tayo sa pera, delikado yan. Dahil yan po ang kinauugatan. Nansari-saring kasamaan, pwede tayong makagawa ng kasamaan at pwede tayong mapalayo sa pananampalataya. Kagaya ng iba, ating mga kasama. Maging maingat. Paalala po ito mula sa banal na kasulatan. Bye-bye. Ingat lagi sa pag-invest. Bye! At sa pampalala, sabi po sa 1 Timothy chapter 6, verse 10, "For the love of money is the root of all kinds of evils. It is true, this craving, that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs." Totoo po ito. Ang pera naman talaga ay kailangan natin. Kailangan natin pambili ng bigas, ulam, sapatos, damit, bahay, kotse, at iba pa. Pero binabalaan tayo, baka naman minamahal na natin ang pera. Talbag tayo nalulong sa pera, puro pera, pera na lang. Nagmamahal na tayo sa pera, delikado yan. Dahil yan po ang kinauugatan. Nansari-saring kasamaan, pwede tayong makagawa ng kasamaan at pwede tayong mapalayo sa pananampalataya. Kagaya ng iba, ating mga kasama. Maging maingat. Paalala po ito mula sa banal na kasulatan. Bye-bye. Ingat lagi sa pag-invest. Bye! At sa pampalala, sabi po sa 1 Timothy chapter 6, verse 10, "For the love of money is the root of all kinds of evils. It is true, this craving, that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs." Totoo po ito. Ang pera naman talaga ay kailangan natin. Kailangan natin pambili ng bigas, ulam, sapatos, damit, bahay, kotse, at iba pa. Pero binabalaan tayo, baka naman minamahal na natin ang pera. Talbag tayo nalulong sa pera, puro pera, pera na lang.
Nagmamahal na tayo sa pera, delikado yan. Dahil yan po ang kinauugatan. Nansari-saring kasamaan, pwede tayong makagawa ng kasamaan at pwede tayong mapalayo sa pananampalataya. Kagaya ng iba, ating mga kasama. Maging maingat. Paalala po ito mula sa banal na kasulatan. Bye-bye. Ingat lagi sa pag-invest. Bye.